ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Nituloy yung makakain ng pork chop mamaya. Oo sa nga. Yeda talaga. Ngayon, Desyembre 5, ang 10th anibersaryo ng pagpanaw ng tinuturing na isa sa mga pinakadakilang nilalang sa modernong kasaysayan. Si Nelson Mandela ang naging pangulo ng South Africa mula 1994 hanggang 99. Bago nito, si Mandela ang pinakatanyag na political prisoner sa mundo. 27 years siyang nasa piitan. Dahil ito sa kanyang walang pagod na paglaban sa apartheid, ang kasuklam-suklam na sistemang umiral sa South Africa mula 1948 hanggang 1994. Sa apartheid ay may opisyal na diskriminasyon laban sa mga taong may itim na kulay ang balat. Sa South Africa noon na pinaghaharian ng minoriyang puti ng mga Dutch, ang mga itim na mas malaki ang populasyon ay hindi pwedeng magmay-ari ng lupa, may hiwalay ng mga espasyo publiko, komunidad at paaralan, pati na mga daraanan at lakaran, pati na mga languyan sa beach. Sa 27 years na nasa kulungan na yon na si Mandela, nagpakita siya ng tatag ng loob sa harap ng pagmamalupit ng mga puti. Hindi nasiraan ang ulo kahit araw-araw nagtibag ng bato, pero nasira ang mata dahil sa silaw ng araw. At mas malupit pa, hindi pinayagang dumalo sa libing ng kanyang ina at anak nung namatay itong mga to. At para hindi mabaliw, nagbasa at nag-aral na lang sa loob ng kulungan habang nag-aalaga siya ng hardin. At habang nasa loob din, ay nakatapos pa siya ng law. O, Noy, laban ka. Pero hindi siya tumigil sa patagong komunikasyon sa mga aktivistang leader sa labas. At nung lumaya ay nahalal noong 1994 bilang unang katutubong pangulo ng South Africa na itim ang kulay ng balat. Sa panahong yon ay binuwag na rin sa bansa ang apartheid. At para sa kanyang aktivismo, ginawa rin si Mandela ng mahigit 200 pagkilala mula sa iba't ibang panig ng mundo kasama na ang 1993 Nobel Peace Prize. Pwede nating sabihin na namatay si Nelson Mandela noong 2013 sa edad na 95, pero kahit wala na siya, habang buhay na magsisilbing inspirasyon ang isang kaluluwang napatunayan na ang tatag ng loob na nasa katuwiran ay laging mas matibay sa kahit anong rehas na bakal. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana dahil bilog ang balita. Unity pa rin, Pops Jay and Angela. Unity. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.